ascribing bad faith and more where there is none. As we seek the way forward through today's discussion and debates, we ask of you three things. The first is to remind us that politics can become friend, not foe. In fact, many of us have wagered on transformational politics, embracing governance as a premier arena for social change. Remind us that the power of naming is the power of defining and redefining. Help us in this hour of doubt to hold fast to this vision of a new politics that stands in judgment of the old, even as we know that politics is a two-edged sword. Make us politic enough to be cunning as serpents and gentle as doves. Sharpen our skills and keep fresh our vision. The second thing we ask of you, God, Creator, Redeemer, Sustainer, is humility. Boldly striking out on Daang Matuwid, we have called the high and mighty to account for wrongdoing through due process. We have instituted reforms across our respective spheres of governance. We have initiated and enriched social programs to fast-track our anti-poverty mandate. But always we must ask ourselves, have we done enough, or too little, or too much, or too late? Have we done the right thing in the right way? So many of our people still have needs we have not served. Too many of our communities still sundered and their potential stunted. Give us the humility to heed and honor the lessons from our missed targets and shortcomings. The third and final thing we seek today is grace, abiding grace, amazing grace. All of us here have devoted our passions and seasons to making real the credo, the commonwealth for the commonweal. As former activists, some of us, and as government functionaries, all of us, this fire still burns in our belly. But we know that our best can only go so far. We know that life has a way of confounding our best laid plans. And so we come to you this morning, seeking your mercy, your compassion, your grace. Amen. Good morning, everybody. Yesterday, Secretary Abad gave me a letter tendering his resignation from the cabinet. And I've considered the same, and I've decided not to accept his resignation. And let me explain why. In the notion in the current atmosphere is that was bad for our people. Even our most vociferous critics grant that DAP has benefited our people. To accept his resignation is to assign to him a wrong, and then I cannot accept the notion that doing right by our people is a wrong. Therefore, I've decided not to accept his resignation. And I think the whole cabinet should be made aware of this. With that, let's go to the order of business. Ready to entertain motions for the approval of the 20th and the 21st cabinet meeting highlights. So moved, Mr. President. Second, Mr. President. Ang inyo po na panood kani-kanina lamang ay ang budget presentation ng Malacañang. Pero kanina po ay nagbigay ng mensahe itong si Pangulong Noynoy Aquino at gaya nga po ng kanyang ibinalita o binanggit ay kahapon daw po ay nagsumite ng resignation letter itong si Secretary Butch Abad sa gitna nga po ng kontrobersya tungkol sa pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o yung DAP kung saan ang arkitekto o ang proponent ng naturang budget o pondo ay si Budget Secretary Butch Abad.
pero hindi raw po ito tinanggap ni Pangulong Noynoy Aquino dahil naniniwala ang Pangulo na ang DAP ay para sa ikabubuti ng ekonomiya at ng taong bayan. At kung gagawa daw ng mabuti ang taong bayan, gagawa ng mabuti sa taong bayan ay hindi naman nararapat na tanggapin niya ang kanyang resignasyon itong si Secretary Butch Abad. Ang gaya nga po na sinabi niya, he cannot accept the notion that doing right to the people is something wrong. So sa punto po ito, kumuha po tayo ng update sa Malacanang at naroon po ang ating kasama si Teresa Andrada. Teresa, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa ating system dyan sa Malacanang, ano, sound system. Ano yung mga binanggit pa ng Pangulo pagkatapos niyang banggitin itong tungkol sa resignation ni Secretary Butch Abad? Teresa? Oo, Marie, basically, kung ano din yung mga nabanggit mong punto, ay siya din namang halos buod ng maikling talumpati na ibinigay ni Pangulong Noynoy Aquino bago nga yung presentasyon ng 2015 budget sa harap ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Nabanggit nga ng Pangulo na kahapon na ibinigay ni Budget Secretary Butch Abad ang kanyang resignation letter, pero sinabi nga ng Pangulo na hindi niya ito tinanggap dahil sa kanyang paniwala ay hindi katanggap-tanggap para sa kanya ang notion na ang paggawa ng tama sa tao ay isa palang kamalian. Muli niyang binanggit, no, na hindi nga niya tinanggap ang resignation ni Budget Secretary Butch Abad sa gitna ng atmosphere o umiiral na paniniwala ngayon sa publiko na merong duda hinggil sa ilang miyembro ng kanyang gabinete, particular na nga itong si Budget Secretary Butch Abad. Bago binasa ni Pangulong Aquino ang kanyang maikling talumpati ay nagdasal muna ang mga miyembro ng gabinete sa pangunguna ni OPAP Secretary Teresita Deles. Very timely yung dasal ni Secretary Deles kanina. Nabanggit nga niya na several issues threaten the administration at this time. Particular na nga binanggit niya itong constitutionality o yung deklarasyon ng Supreme Court na unconstitutional ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon sa kayang kay Deles, bilang mga individual cabinet members ay niyakap nila itong aspeto ng pagbibigay ng serbisyo sa ating sambayanan. Subalit dumarating talaga ang punto na nagkakaroon ng mga hamon sa mga nagsisilbi sa pamahalaan. Kaya nga sa kanilang panalangin ay hiniling nila na bigyan pa sila ng karagdagang lakas na tulungan sila sa panahon na merong mga pagdududa sa administrasyon sa ngayon. At muli niya ngang binanggit na bilang mga miyembro ng gabinete, the fire still burns down in their belly, but the best can only go so far. Pero muli silang humimok at humingi ng tulong para bigyan pa sila ng karagdagan pang lakas para gawin ang kanilang trabaho. Sa ngayon, Marie, naghihintay pa tayo ng karagdagang update kung magbibigay pa ng karagdagang pang statement ang mga tagapagsalita ng palasyo mamaya sa kanilang regular press briefing mamayang tanghali. At yan muna ang latest mula dito sa Malacanang. Balik sa'yo, Marie. O, Teresa, matanong ko lang, no, sa gitna nitong mga pagdududa tungkol nga din sa issue ng DAP, will they still heed the calls of some sectors, especially the critics, na ilabas talaga kung ano yung mga proyekto sa ilalim nitong Disbursement Acceleration Program para talagang masara na yung o mawala na yung mga pagdududa doon sa unconstitutionality ng ilang bahagi o ilang provision nito? Oh, Maris, kahapon nabanggit ni Presidential Spokesperson Secretary Edwin Lacerda na ilalabas naman daw ng Malacanang itong listahan ng mga proyekto. Yun nga lang sa ngayon ay kinokolekta pa raw nila yung status ng iba't ibang mga projects from the various government agencies. May commitment naman daw itong Malacanang na ito ay isa sa publiko, pero kung kailan, yan ang ating kailangan pang intayin. Wala silang binigay na definite time kung ito ba ay ngayong araw or sa mga susunod na linggo. Basta ang definite, may commitment raw sila na ito ay kanilang ilalabas sa publiko. Marie? Alright, antabayanan natin yan at maging yung pagtatapos na itong budget presentation na nagaganap ngayon dyan sa Malacanang. Maraming salamat sa iyo, Teresa Andrada.